Public Attorney's Office muling hiniling kay Pangulong Duterte na ibito ang provision sa 2021 budget ng ahensya na nagbabawal na gamitin ang pondo nito para sa sweldo ng mga kawani, travel allowance, maintenance sa Dibubang PAO Forensic Laboratory Division. Pa-report si Moira Encina. Umapela muli ang Public Attorney's Office kay Pangulong Duterte na ibito ang provision sa 2021 budget ng ahensya na nagbabawal para gamitin ito sa sahod ng mga tauhan, travel allowance, meetings at maintenance and other operating expenses ng PAO Forensic Laboratory Division. Sa inihain nilang supplement sa extremely urgent request veto, iginit ang PAO na illegal, unconstitutional at paglabag sa mga panuntunan ng Civil Service Commission ang nasabing provision sa 2021 General Appropriations Bill. Inakusahan ng PAO sina Senador Franklin Drilon at Sunny Angara na nagsingit ng nabanggit na provision. Binigyan din ng PAO sa Pangulo na mahalaga ang kanilang forensic services para matupad ang kanilang mga mandato sa mga batas na magbigay ng libreng servisyong legal sa mga mahihirap, kababaihan at kabataan na biktima ng karahasan at maging sa investigasyon at legal assistance sa mga biktima ng torture. Paliwanag pa ng PAO, kailangan ang pagkalap ng mga ebidensya at case build-up sa pamagitan ng kanilang forensic services. Ayon sa PAO, si Pangulong Duterte na lamang ang kanilang huling pag-asa at mga milyon-milyon mahirap nilang kliyente para mapawalang bisa ang pagbabawal sa panukalang budget na mapondohan ang Forensic Laboratory Division ng PAO. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in Times.